Son of God and living word, Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace, Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy, you are so worthy, 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 worthy of all glory. Faithful, you're faithful, you are so faithful, faithful, faithful to me. Wonderful.
holy. You are so holy. Holy, holy. You are so holy. Faithful, you're faithful. You are so faithful. Faithful, faithful to me. Diyos ay nakadepende sa pangako niya sa iyo. Gusto niyo magtagumpay ang inyong mga anak? Simple lang. Maglingkod kay sa Panginoon na hindi yan trabaho. Maglingkod kay sa Panginoon hindi yan duty. Maglingkod kay sa Panginoon dahil buhay niyo, hininga niyo. Pagkakataon niya yan, ang reward na yan ay inyong ma-enjoy. People need the Lord. Good afternoon! Magandang hapon po sa ating lahat! Mga kabangers! Pinagpala tayo upang maging pagpapala sa mga bansa-bansa! Talaga naman! At ang banal na spirito ay talaga naman! Upang tayo ay kanyang papahayag ang sarili niya sa buhay natin, ang buhay ng Panginoong Yesus. Kaya nga po, ang kanyang pangako, pinagpala tayo upang maging pagpapala sa mga bansa-bansa. Yan ang sinasabi niya sa Genesis 12. Praise be the name of Jesus. Kaya mga pinagpala, kumusta na? Aleluya! Ngayon, balik tayo sa studio, isigaw natin ang pagpapala, mga kapalas. Amen! Salamat sa Diyos sa buhay mo, Pastor Dong. Bago po ang lahat, sabi ng salita ng Diyos sa Proverbs 15 verse 13. Ang taong masayahin ay laging nakangiti. Ngumiti yes. Ka naman dyan. Smile. Ngunit ang may lumbay ay wari bang nakangiwi. Ano gusto mo? Ngiti or ngiwi? Ngiti, syempre. Anong sabi sa English? Syempre, sabi sa English, a joyful heart makes a cheerful face. But when the heart is sad, the spirit is broken. Wow! If you are joyful today, type mo dyan, I am happy, I am smiling, nakangiti ako. Yes! Ako po si Pastora Che, at kami mga kasama ko ngayon, si Sister Ria, I am Ria po, and Lydia po. Today, handa na po ba kayo? Kaya kayo po ay ngumiti. Sabi niya, pag ikaw ay masayahin, sabi ng Proverbs, ikaw ay nakangiti. Ibigay mo yung the best mo na smile today. At purihan natin ang Diyos. Amen. Handa na po ba tayong mapuri sa Panginoon from the day? From the day you took my hand, never want to be apart from you again. You are my counsel and my friend. You're the still small voice. You're the still small voice in me. Every time I need to find my way back home, you are the compass of my soul. Yeah.
every step I take, you will lead me. With you, I walk the raging seas. You're the strength when I am weary. You gave me reason to hold me close, fill my life to overflow. Holy Spirit, come and show me the way. Won't you show me the way? All my life, only you can satisfy. Let my faith ignite consuming fire. You're the burning desire in my life. Amen. Amen. Oh, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Jesus. You were the Word at the beginning, one with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is, the name of, come on, let's just sing that. Hallelujah, you are the Word at the beginning. You are the Word at the beginning, one with God, the Lord Most High. You're hidden. Your hidden glory in creation, now revealed in you. Oh, what a beautiful name it is. Oh, what a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. Greater, what could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of
death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ. What a powerful name. What a powerful name it is. Nothing can stand. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name you have no rival. Jesus. Come on. What a you have no rival. You have no equal. Now and forever, God. Yours is the kingdom. Yours is the king. Yours is the glory. Yours is the glory. Oh, Jesus. Yours is the name. Come on. You have no rival. You have no rival. You have no equal. Oh, now and forever. Name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name. What a powerful name it is. Oh, nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name. Hallelujah. It is. The name of Jesus. Oh, we bless Jesus. Your name, Lord Jesus. Hallelujah. We bless your name, Lord Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Let's worship him. Hallelujah, hallelujah. What a powerful name. What a powerful name. What a powerful name. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name. Nothing can stand against. What a powerful name it is. Amen. Hallelujah. The name of Jesus. Yes, Lord. Yes, yes. Father God, in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, sa buhay ni Sister Biliarta, Lord. Salamat sa buhay ni Sister Sheila. Lord, salamat sa napakagandang patutuo mo sa buhay niya. At Lord, alam namin na lulubusin mo ang iyong pangarap sa buhay niya. Lord, lulubusin mo ang iyong comfort sa buhay niya. Lulubusin mo ang kaaliwan ng iyong spiritong banal sa buhay niya, na sa gitna ng kalungkutan, sa gitna ng mga labanan, ikaw ang kanyang sanggalang. You are her protection, Lord. Are her shield of Father, because you promised to her, you promised to us that you are our great tower, you are our strong tower. Oh God, hallelujah, that whosoever shall call upon your name, Lord Jesus, will never be put to shame. And whoever call upon your name, Lord Jesus,
shall be saved. And this is what you've said in your word in Romans chapter 10, that whosoever believe and call upon your name will not be put to shame. Lord, instead you will save them, O God. Lord, you will save them. Lord, you will save all those who believe you. O God, hallelujah. I pray, Lord, I pray that you continue to extend and stretch out your hand, Lord, over the lives of Sister Sheila Villarta and over the lives of the people who are listening right now, who are watching right now this daily life sharing. Lord, pour out your spirit, O God. Pour out your spirit, O Holy Spirit. O God, hallelujah, reveal Jesus to us. O God, reveal Jesus to us. O Lord, right now, hallelujah, all the glory belongs to you. O God, in Jesus' name. Everybody say, amen. Amen at amen. So, magandang hapon po at maraming salamat sa buhay mo, Sister Sheila. At alam nyo, kung nakinig ka kaninang umaga, napakaganda ng mensahe kaninang umaga about the power of His Word, about the truth that set us free. Kung makita mo na ang Panginoon, ang isang patay na walang pananampalataya, ang patay na tumama sa kapwa patay, yung pansyon ni Elisha sa 2 Kings chapter 13, yung isang patay na inilibing, na kung saan ay talagang na gumulong sa pansyon sa libingan ni Elisha, at yung patay ay nabuhay. Can you imagine, ang patay ba ay may pananampalataya? Ang patay walang pananampalataya. Pero yung patay kung walang pananampalataya, bakit nabuhay yon? Natumama lang naman sa kapwa patay. Yung buto ay tumama lang doon sa kapwa patay. Mga kapatid, biro mo, kapag ang Diyos po talaga kumilos, kikilos siya dahil sa gusto niyang kumilos. Siya ay gagalaw dahil sa gusto niyang gumalaw sa buhay ng tao. Kaya mapapansin niyo, ang Diyos po talaga, siya ang may hawak sa buhay natin, hindi tayo ang may hawak sa kanyang kalooban. Siya ang may hawak sa atin. Kaya mga kapatid, ang mga salita niya ay nagsalita siya sa kanyang mga salita na walang iba. Kaya kailangan ihanda natin ang ating mga sarili. Kasi talaga kung ang Diyos ay gagalaw sa gusto niyang gawin at hindi mo siya kailanman pwedeng turuan, bagkos tayo ang kanyang tinuturuan. At ang Diyos hindi rin po resulta ng ating imahinasyon. Ang tayo ang resulta ng kanyang imahinasyon. Tayo ang resulta ng kanyang imagination. Hindi siya resulta ng iyong isip. Hindi siya ang nasa isip mo, kundi ikaw ang nasa isip niya. Kung ikaw ang nasa isip niya at pangarap niya na noon pa na ikaw ay kanyang pagpalain, pangarap niya noon pa, you are preordained to be blessed. You are preordained and called by God to be His steward. And He said in His word through Apostle Paul in Ephesians chapter 3 verse 2, this stewardship has been given to me for you. Hallelujah. This stewardship has been given to me for you. Ang grasya na yan ay binigay sa akin para sa iyo. Wala pong puno, kapatid, na namunga, na pagkatapos mamunga, ang puno rin ang kumain ng kanyang bunga. Kaya po tinawag ka ng Diyos na pagpinagpala upang maging pagpapala ka sa mga bansa-bansa. Kaya ikaw, Sister Sheila Villarta, pagagalingin ka pa, palalakasin ka pa, lulubusin ng Diyos ang kanyang kagalakan sa buhay mo. Kaya magalak ka, kasi gustong gamitin ng Panginoon ang buhay mo na maging pagpapala sa mga bansa-bansa. Be ready sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Kaya ihanda mo rin, bantayan mo rin ang iyong spirit. Kaya mapapansin niyo po sa Bible, kung iyong babantayan, na sa huling araw na to, mga kapatid, sa huling araw na to, sa Luke chapter 17, kagaya ng ating pinag-usapan nung nakahapon,
about dealing the issue of offenses, dealing the issue or dealing the spirit of offense. You need to face it, mga kapatid, because ang Panginoong Jesus nagsabi sa Luke chapter 17, konting recall lang po ito, konting summary lang po ito, konting balik-tanaw lang po tayo, na it is impossible that no offense should come. Sabi ng Luke 17 verse 1, imposible na wala po, mga kapatid, imposible na di dumating ang mga kadahilanan ng pagkakatisod. Kaya nga sabi niya, hindi mawawala, imposible na hindi na mawawala ang pinanggagalingan ng pagkatisod. Ibig sabihin, ito yung offense. Sabi niya, it is impossible that no offense should come. Kaya sabi niya sa verse 3, ang sabi niya, take heed to yourself. Kumbaga, mag-ingat kayo, bantayan nyo ang inyong sarili. Bantayan nyo ang inyong sarili. Kaya nga si Jesus, Jesus warning us to guard ourselves in dealing of offenses. In dealing the issue of offenses. Kaya nga, napakahalaga, mga kapatid, na mabantayan mo ang iyong spirito. Kasi kahit saan po iyang lugar, kasi wala pong neutral place. Every place is a battlefield. Wala pong neutral na lugar. Kahit saan ka magpunta, di po mawawala ang panggagalingan ng asar sa buhay. Hindi po mawawala ang panggagalingan ng nakakainis, ng nakakabagot. Di po nawawala yan. Kaya makita mo kanina, kung inyong mababantayan sa message ko kaninang umaga, kung iyong mababantayan doon sa lugar ng nain, sa Luke chapter 7 verse 11, ang lugar ng nain ay isang napakagandang lugar sa Judea. Isang napakagandang lugar sa Judea. Pero ang circumstance, kahit sinabi nating maganda ang lugar, I know ang magagawa mo na ang reality na yung lugar ay lugar na kung saan may isang widow na namatayan. Kaya kahit gaano kaganda ang punerarya, kung patay ang pag-uusapan, lungkot pa rin ang dulot niya. Kasi makikita nyo po na ang lugar, wala pong kinalaman. Kasi ang tamang lugar ay ikaw. Kaya napakaganda, kahit anong ganda ng kwarto mo na napaka-aircon, kung mainit naman ang ulo mo dahil sa sobra mong asar, pwede bang mapalamig ang ulo mong mainit sa malamig na aircon? Kahit pumunta ka sa lugar ng Alaska, pag umiral ang inis, mga kapatid, pag umiral ang inis at uminit ang ulo mo, ano ang magagawa mo? Ang lamig ba makatutulong sa iyo? Wala po, kasi ang lugar walang kinalaman sa isyo ng iyong espiritu. Ang lugar ay isang bagay. May mga lugar na nakakadagdag din ng tulong, ha? May mga lugar na nakakadagdag din ng tulong. Pero hindi ko sinasabing mali ang lugar. Hindi ko sinasabing pangit ang lugar. Magaganda rin ang lugar. Pero ang lugar ay hindi po yan ultimate na sagot para ang talagang issue ng buhay mo ay madudukot ang problema. Nandoon pa rin yon. Kaya nga po, mga kapatid, sinasabi ng Panginoong Jesus, take heed to yourselves. Magbantay ka, mag-ingat ka rin. At kapag ikaw, at dahil sa mga katisura na darating, at magpatawad din naman kayo. Kaya sabi sa Matthew 24 verse 10, many will be offended and will betray one another and will hate one another. Kaya nga po, ang offense, mga kapatid, nasa paligid mo lang yan, kahit saan ka magpunta, talaga naman po. Kaya nga, kahit gaano kaganda, kahit magpunta ka pa lagi sa church, at kahit ay di lalo na wala kang church, wala kang lugar, kasi talaga po, meron pong gitgitan. Kahit saan ka magpunta, meron pong gitgitan. Kahit saan magpunta, meron pong kiskisan. Kahit saan magpunta, meron pong lugar na labanan. Kahit saan ka magpunta, ang dami mo talagang makakaharap. Kaya ang nagpapaiba sa iyo dito sa iba ay kung gaano ba ka-matured ang spirit mo. Gaano ba malago ang spirit mo.
Kaya sinasabi nga ng Bible, ha, sabi ng Acts 19:20, that the word of the Lord growing mightily and prevailing. Kaya nga yung word kailangan lumago. Tingnan nyo po. Ang word kailangan lumago sa buhay natin. Ang word kailangan talagang maporma sa buhay natin. Kaya sabi niya sa John 8:32 that the word of God is truth and the truth will set you free. And the truth will set you free. At marami pong mga truth sa mundo at yung truth na yon hindi po nakapagpapalaya kasi iisa lang ang truth na nakakapagpapalaya, the word of God. And your word is truth, John 17:17. And His word is truth. Bakit that truth of Jesus, the word of truth, can set us free? Bakit ang kanyang salita ay makapagpapalaya? Kasi yung salita na yan ay binabakapan ng powerful living. Ang salita na yan ay binakapan ng powerful living. It's not just a merely word that was written by the tablets of stone. But it is a word that has been backed up by the light of a person. And that person is no other than Jesus Christ, our Lord. Wow, hallelujah. Kaya nga, ano ba ang offense? Kaya nga, kahapon na pagnilayan natin, what is an offense? Ano ba ang offense, mga kapatid? At ano rin ba, what is offense is not? What an offense is not? Kasi ang offense po, mga kapatid, na hindi po tamang offense, ay ito yung lagi kang nasaktan. Lagi ka na lang nasaktan kasi nasaktan ako sa mga salita niya. Lagi na lang akong mga nasaktan. Kaya nga, ang akala natin na ang offense ay yung taong nagbigay sa iyo ng sama ng loob. No, mga kapatid. Magkaiba yan. Ang meaning ng offense sa Bible ay iba po ang tawag po niyan. Ang meaning ng offense means a stumbling block. Hindi po yung nasaktan ka. Magkaiba po ang meaning ng stumbling block. Magkaiba ang meaning ng patibong. Magkaiba ang meaning ng offense ay trap. Ang meaning ng offense ay patibong. Ang meaning ng offense ay stumbling block. Ang hurts ay iba din yan. Oh, gaya niya, nasaktan ka na lang lagi kasi diniretsa ka. Nasaktan ka na lang lagi, nadidiretsa ka. Eh kahit naman noon pa, walang dumiretsa sa'yo, lagi ka rin namang nasasaktan, ah. Oh, tingnan mo, wala naman nang diretsa sa'yo, pero nasasaktan ka pa rin. Tiningnan ka nga lang, nasasaktan ka pa rin. O ano, sana ba lulugar ang mga taong nakapaligid sa'yo? Kaya ang offense, di nga maaalis, sabi ng Panginoong Isus. Hindi mawawala ang katitisuran sa iyong paligid. Kasi kahit saan, andyan po yan. Kaya nga mga kapatid, hindi po maiiwasan. It is inevitable na yung action of others or failure ng iba na kung saan ay magpagmumulan ng iyong kasakitan, pagmumulan ng iyong katitisuran. Kaya nga marami po yan na panggagalingan na tao na kung saan, mga kapatid, na makikita mo talaga na kailangan mong maging handa ka. Kasi nakaka-open din naman yung lagi kang correct. Pero anong gagawin na lang ng iba sa paligid mo kung hindi ka naman ikaw correct? Di ba kawawa ka rin naman? Ay lagi ka na lang kakalad ka rin ng kamalian sa buhay. Lagi ka na lang kakalad ka rin ng spirit of error sa buhay. At sabi ng Matthew chapter 6:23, mag-ingat tayo kasi yung liwanag na ang akala mo'y liwanag ay madilim pala. Ang sabi ni Jesus, napakadilim nun. Kaya yung liwanag na nasa sayo ay madilim, ay napakadilim nun. Anong ibig sabihin? Yung meron ka ngayon na pinanghahawakan mo, nakatwiran mo, okay ka na, pero di pala okay, knockout ka talaga dun. Ayan po yan, ayan ang meaning niyan. Ipinangangalandakan mo ang iyong katwiran kasi pastor, mahal ko siya. Kinukurik ka na nga kasi mahal ko siya. Meron din pagmamahal, mga kapatid, na galit ang Diyos.
May nagtanong nga sa akin yan, Pastor Dong, mali bang magmahal? Sabi ko naman sa kanya, kahit masaktan ka pa, sabi ko sa kanya, di naman mali ang pagmagmahal. Pero meron ding pagmamahal na galit ang Diyos. Ito yung maalin mo ang sanlibutan, mahalin mo ang bagay kaysa Diyos. Ito yung mahalin mo. Itong mga taong ito, hey, okay lang naman pala magmahal. Yung mahalin mo ang iyong isang asawang di mo asawa. O sabi naman, di ba sabi ng Bible, love one another, binaliktad mo naman, ginawa mong love another one. Ngayon, pag ikukorek ka, masasaktan ka ba? Yan ang problema ngayon natin. Ito ang problema natin. Mga baliktad ang isip. Hindi na, mas minahal natin. Ito yung tinatawag na evil conscience. Yung isang masama, pinipilit nating tama, at galit at masaya pa tayong gumawa ng mali. Ito po yung evil conscience. Kaya nga mga kapatid, pag dumating talaga ang pagkukorek o at dumating talaga ang pag-aayos, nasasaktan ka. Yan yung panggagalingan talaga ay ang truth mga kapatid. At pangalawa yung correction, panggagalingan talaga niyan. Pangatlo yung pagpapayo, pang-apat yung expectation na di mo nakuha. Dismaya ka na naman. Gaya niyang DLS na to, nakikinig ka, ang expectation mo, gumaling ka. Paano kung dinelay ng Diyos ang kagalingan mo at sabi niya, pagagalingin ko na lang muna to next month. Tumigil ka. Kasi nung nakinig ka, di ka namang gumaling. Kung paano kung next month ka pa pala gagaling? Kasi Diyos pa rin ang masusunod kung kailang kanya pagagaling. At Diyos pa rin ang nakakaalam kung anong para sa'yo. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga, madalas po tayong nagre-react, madalas po tayong offended, madalas po tayong natitisod sa iba. Dahil mga kapatid, ang ating bawat tugon, ang pagtugon natin ay negative na pamimili. Kaya nga sabi ko sa inyo kahapon na ang offense na yan, paano ako makakalaya, paano ako makakaalis, mga kapatid, is a choice. Paano? It's a choice. Mamili ka, kapatid. Sabi ng ating pag-aaral kahapon, mamili ka, kapatid, kung ako'y ikaw, Deuteronomy 30 verse 19, kung ako'y kayo, piliin mo ang pagpapala, kung ako'y ikaw, pagpiliin mo ang buhay. Kaya nga po, mga kapatid, it's a matter na ang buhay mo diyan sa offense, pag response mo, pagtugon mo, pagharap mo sa issue ng offense, sa spirit of offense, pag kinaharap mo yan, pag iyan ay iyong hinarap, mga kapatid, it's a matter of life or death. Nakasalalay dyan ang buhay at kamatayan. Nakasalalay dyan, mga kapatid, kaya kung ako'y ikaw, piliin mo ang buhay. Kung ako'y ikaw, piliin mo ang pagpapala. Nai-imagine nyo ba ng panahon ni Joseph sa Genesis 37 verse 4 hanggang verse 8? Ang sabi dito, but when his brothers saw that their father loved him more than all his brothers, nung makita nila, nakita nila na ang kanilang ama ay mahal na mahal si Joseph nang higit kaysa kanila, anong ginawa nila? Talaga namang na-offend sila. Grabe ang inggit na to. Yung offend na yan, na-offend sila. At ano ang kanilang ginawa? Nagalit sila. Nagalit sila kay Joseph. Wala na silang kapayapaan kung magsalita sila. Wala nang kapayapaan. Wala nang katiwasayan. Kasi bakit naghahari na doon ang katitisuran? Alam mo, pag nakanti lang talaga ang ego mo dyan sa church, pag nakanti talaga yan, kasi hindi ka na willing makinig, hindi ka na willing gumalaw, hindi ka na willing magpaayos, kaya inalis mo na yung W, iling ka na lang ng iling. Wala nang magaling pang anointed na pastor na makakatulong sa'yo.
Kahit Diyos, wala pong makakatulong sa'yo. Kahit bumaba pa ang anghel sa'yo, di na rin ka rin matutulungan. Kasi it's a choice. Pamimili kaya yan. Kaya verse 5, now, tingnan nyo po ha, now Joseph had a dream. Ito pang matindi. Nung siya'y nagkaroon ng panaginip, nagkaroon ng pangitain, he told it to his brothers. Now, galit na nga, dahil sa sobrang special, sobrang pagtingin ng ama ay kakaiba, nai-imagine nyo ba kung ano ang mangyayari na naginip pa at ang panaginip ay ganito? Sabi niya, pakinggan nyo ito, sabi niya sa verse 6, please hear this dream which I had dreamed. There we were binding shades. Alam niyo po, sila ay nagtatali ng uhay, ng ano, nagtatali ng nagbubungkos nung palay sa isang bukirin. At yung kanya, ang kanyang bungkos, mga kapatid, ay nakatayo, pero yung bungkos ng nakapaligid sa kanya ay yumuko. Na-imagine niyo po ba? Na verse 8, and his brother said to him, shall you indeed reign over us? Eh, nainggit na nga nung una pa, na-offend na nga, nasaktan na nga sa grabing special na pagtrato ng kanyang tatay, dagdagan pa ng nananaginip na lahat daw sila yuyuko sa kanya. Wow, Chong! Nai-imagine nyo ba kung gaanong sinilaban? Nandyan yung apoy, nilagyan mo pa ng gasolina. Nag-aapoy na nga, ginasolinahan mo pa. Ginatungan mo pa, naintindihan mo pa kung gaano katindi, kaano ka marubdob na apoy yon, maglalagablab na apoy yon. Kasi nung una pa nga lang, sa verse chapter, verse 4 ng Genesis 37, sa verse 4 pa lamang, yung pagpapakita pa lang ng magandang pagtingin, yung ama kay Joseph, galit na sila. Alam niyo po, nai-imagine niyo pa ang itsura na to. Maaaring sa paligid mo, ang dami ng mga pangyayari sa buhay mo. Kasi Bible po ito, di po talaga maaalis. It is impossible na ang offense ay di darating. Imposible po yan. Kaya nga po, mga kapatid, kaya kahit gaano pa kaganda ang kasuutan mo, kahit gaano pa kaganda ang damit mo, kahit gaano pa kataas ang pinag-aralan mo, kapag ang tao offended na, sarado lahat ang iyong alam na aral. Sarado na lahat yan. Closed door na yon. Wala nang pwede pang puwang makaririnig ka ng mga valuable na bagay. Gaya nito mga magkakapatid na ito, kitang-kita na natin na ang sabi ng verse 4, eh talagang nanaginip pa siya lalo, nakita na nga niya, nagalit na nga mga kapatid, inggit na nga, wala na nga kapayapaan sa pag-uusap nila, wala nang katiwasayan sa kanilang pag-uusap, dahil yun nga, dahil nagalit nga sila, offended sila, na-o-offend sila na siya lang ang laging tinatratong masarap ng tatay niya. Dagdagan pa tong managinip siya. Dagdagan pa tong makakita siya ng ganyang panaginip. Mga kapatid, maaaring kailangan nating maghanda kasi Genesis at Luke 17 verse 3, take heed. Mag-ingat tayo. Bantayan nyo ang inyong sarili. Bantayan nyo kasi alam mo bakit. Di talaga mawawala ang mga nakakainis. Di rin talaga mawawala ang truth kapag nilatag sa buhay mo, pag hindi mo naintindihan, hindi mo naunawaan, eh truth na yon. Pag hindi ka handa, yung truth na yon ay malaking bato na pinukol mo sa ulo mo. Eh yung katotohanan nagpapalaya, ayaw mo rin. Eh di lalo na yung kamalian. Ay nako, di alam talaga ang tao saan lulugar sa'yo. Kasi ang issue dito, hindi yung truth o hindi yung mali. Ang issue dito, ang buhay mo
ay nailugar sa maling-maling pananaw. Kaya pag hindi po natin malusog ang ating pananaw, wala pong malusog na papasok. Kaya nga, the abundance of the heart, the mouth speaks. Kaya makikilala ang puno sa kanyang bunga, at kung makikita mo kung ang bunga ay mapakla, yan po ang puno at yan ang ugat. Kaya nga, mga kapatid, itong brothers na ito niya, itong mga kapatid niya, ano? Ikaw ang mamamahala sa amin? Yuyuko kami sa iyo? At kingdom mo, ha? Pansin niyo pa sa verse 18, diretso tayo. Now when they saw him afar off, when they saw him afar off, nang makita ng mga magkakapatid sa malayo-layo ang si Joseph, sila ay nagkasundo-sundo. They conspired against him to kill him. Yan na po, kapag once na ang offense sobra na, once na ang offense ay mataas na, puno na ang salop, kakalusi na talaga nila. Gaano katindi yung immaturity na yan? Ibang tao ba to? Hindi, kapatid. Kasi ang spirit, kapatid, hindi yan bound ng dugo. Pag-hatred ng pag-usapan, wala ng dugo ang pinaka-pag-usapan niya. Kasi ang spirit, ang hatred is an evil spirit. Hatred is an evil spirit. Hatred is sin. Sabi ng 1 John chapter 3 verse 15, kung saan nagahari ang inggit, kung saan nagahari ang galit at puot, nandoon din nagahari ang kamatayan. Nandoon ang pagpatay. Kaya makikita nyo po, hatred pa lang, pumapatay na, sabi ng Bible. Di mo na kailang saksakin minsan, hindi po yung totoong patayan. Ang malalim na patayan, di mo pa sinaksak ang buhay niyan, inagaw at binawi ang hininga niyan. Yung palang magalit ka, yung palang magtigimkim ka ng sama ng loob, yung palang magkimkim ka ng puot at galit, doon na magsisimula ang salitang murderer. Kaya makikita nyo, pag hindi nyo nabantayan yan, yung offense talaga, hindi po talaga biro-birong kaaway. Kaya pag yan nangyayari sa iyo, na kahit anong ganda ng pangarap ng magulang mo, kapag kahit anong ganda ng pangarap ng iyong pastor, kahit anong ganda ng kanyang mga blueprint, kahit anong ganda ng gagawin ng Diyos sa gitna, pag offended ka na, wala na, burado lahat, bulag ka pa. Iyan ang nakakalungkot na posisyon. Pero kailangan mo maintindihan na ang hinihingi ng Diyos dito, ang sinasabi ng Panginoong Isus dito, magbantay kayo, at magpatawad din naman kayo, sabi ng Panginoong Isus. Grabe ano, alam nyo, pag naunawaan mo to, makikita mo, kung di naman pala mawawala ang katitisuran, di naman pala mawawala ang mga bagay na panggagalingan ng problema, kasi ang lahat ng lugar ay lugar ng labanan, lahat ng lugar ay lugar ng mga ng problema. So ibig sabihin, ano ang hinihingi ng Diyos sa atin? Ano ang hinahanap ng Diyos sa atin? You need to grow. You have to grow. Kasi ang problema na to, problema dito, hindi yung problema yung kaharap mo. Ang malaking problema, di mo nakikita na ikaw. Puspos ka sa sarili mo. Di mo nakikita na ang malaking stumbling block ay ikaw. Nagawa, nasubukan mo na bang tawagin ka ni Jesus? Nasubukan ka na bang tawagin na Satanas ka? Si Peter, tinawag na Satanas. Wala pang tinawag sa atin na Satanas dito. Di ka pa tinawag ng nanay mo Satanas ka. Di ka pa tinawag ng tatay mo Satanas ka. Malumanay pang sinasabi sa iyo anong dapat mong gawin. Pero alam mo, offended ka na kaagad. Bakit ganun magsalita ang mama mo? Mali na naman ako. Wala pa nga sinabing Satanas ka eh. Pero ang conclusion mo, mali na naman ako. Wala naman din sinabi ang nanay mo, tatay mo, mali ka eh. Tingnan mo, kapag nagahari talaga
ang hatred na yan. Nagahari talaga ang offended spirit na yan. Pag nasa sa iyo yan, wala pong sinasanto yan. Wala pong nanay at tatay yan. Wala pong kapakapatid yan. Sapagkat ang hatred ay evil spirit po yan. Wala pong kinalaman yung taas ng iyong pinag-aralan kung cum laude ka. Wala rin yan sa pataasan at pagandahan ng titulo sa balikat mo. Titulong maganda, oh, doktor, oh, ganito, madudoktor mo ba yung sira na isipan mo? Paano mo doktorin yan? Dismayado ka na. Paano mo doktorin yung galit ka? Ibig kong sabihin, kapatid, kapos po talaga ang nagagawa yung paraan ng tao. Kapos po talaga ang nagagawa ng programa ng tao. Kapos po talaga that the only one can help you is no other than the peace of God. Sabi niya sa Philippians chapter 4 verse 9, sabi niya, and the God of peace will guard your heart. The God of peace will guard your heart. Kaya mayroong binanggit doon na apat na dimension. What you have learned, what you have heard, what you have seen, what you have received. Practice these things. At ang sabi doon, and the God of peace will guard your heart. And the God of peace will guard your heart. What you have learned, what you have heard, what you have received, what you have seen in me. Apat po yan eh. Pagkatapos, practice, panglima. Pero ano ang mini-memorize mo? Oh, tingnan mo. Ano ang mini-memorize mo? Sige. Ano ang binibilang mo? Paano ngayon mababago ang takbo ng paligid mo? E paligid, di naman problema. Ang malaking problema, ikaw. Di mo nakikita, no? O kasi ikaw yon. Paano mo nga naman masasabi? Kasi kung wala kang salamin, anong trabaho? James chapter 1:23. Anong trabaho ng salita ng Diyos, di ba? Salamin siya ng buhay. Mirror of your soul. Di ba salamin yan? Now, mga kapatid, ano ang trabaho ng salamin? Ipamukha ang mukha mo. Now, kung wala kang salamin para i-filter ang kalagayan ng iyong buhay, i-filter salain ang takbo ng buhay mo, pag wala kang pinaghuhugutan para masalamin ang sarili mo, di mo talaga makikita na ang problema ay ikaw. Kasi napaka-self-righteous natin. Alam mo ba, kapag iyan, pinipilit mo ang sarili mong opinion at ang meaning niyan ay pride. Meaning niyan ay pride. Parang si King Saul, pinipilit niya ang opinion niya kay Samuel. Pinipilit niya na sa Diyos na naman niya ginagawa daw yun. Pero ano ang gusto ni Samuel? Ano ang gusto ng Diyos? Kaya ang Bible, pinalitan si Saul because they rejected the word of God. He rejected the word of God. Saul rejected the word of God. Now, kinausap ba ni Lord si Saul? Di naman ah. Si Samuel ang kanyang laging kausap. Oh, pakinggan niyo ito mabuti. Ang pagsuway ni Saul sa pag-reject ni Saul sa salita ni Samuel ay good as ni-reject niya ang Diyos. O tingnan nyo, dahil kay Samuel, walang makakapasok na kahit sa boundary ng Israel, walang makakaapak sa boundary ng Philistine na kalaban nila. Ang tanong, si Samuel ba ay may mga sundalo? Wala naman ah. Kasi ang Diyos talaga ang nag-iingat sa Israel. Ang Diyos talaga ang nag-iingat sa bayan ng Diyos. Ang Diyos talaga ang nag-iingat sa kanyang mga anak. At sino ang mga anak? Di ba ikaw na tinanggap mo si Jesus?
Kaya makikita mo, mga kapatid, itong nangyayari dito. Alam mo, anak ni Jacob ito. Sino si Jacob? Si Jacob na kinakausap ng Diyos. Si Jacob na kung saan si anak ni Israel ito, mga kapatid, mga anak ni Israel. Sino si Israel? Ito yung nakipag-wrestling sa Diyos na ang sabi niya, hindi na ikaw, Jacob, hindi na ikaw, Mandarambong. Ang pangalan mo na ngayon ay special sa akin at tinawag kitang Israel. Pero tingnan mo, kahit ang ama, ang tatay ay anak ng Diyos, godly, garantiya ba ang mga anak niya rin ay godly? No. Kaya tingnan mo, itong mga anak na to, anak ng taong may takot sa Diyos, anak ng taong maka-Diyos, pero ang mga anak ba maka-Diyos? Kaya kung maka-Diyos ito, hindi nila talaga bibigyan ng ganitong problema ang ama nila. Walang bangayan na ganong katindi na umabot sa hanggang gusto nilang patayin ang kanilang kapatid. Tingnan niyo po ang istorya na yan. Kahit dito, sa 1 Samuel chapter 18, kaya nga, verse 7, tingnan niyo po si Saul. Nang binanggit ng Bible, yung mga babae, sa 1 Samuel chapter 18, verse 7 to 13, yung mga babae ay sigaw, umaawit, nagsasayawan na Saul, ang napatay ni Saul ay 1,000, pero ang napatay ni David ay 10,000. 10,000 ang napatay ni David. Ano ang pandinig sa pandinig ni Saul? Si Saul na offend. Sa verse 8, si Saul na offend. Saul was very angry and the saying displeased him. Yung narinig niya, di nagpatuwa sa kanya. Kasi ang mga bukang bibig ng mga kababayan at nagsasayawan na they have ascribed to David, talagang 10,000 and to me they have ascribed only thousands. What more, sabi nila, he have but the kingdom. So Saul eyed David. Mula noon, wala siyang ibang bantay. Ang mata niya ay laging nakatuon kay David from that day forward. Alam mo, kapag offended ka, kahit mata mo, talagang lagi mong tinitingnan, napapansin, wala na yatang ibang napapansin ka sa mata mo, kundi laging siya. Laging siya. Si Saul yan ang paningin niya lagi, at laging si David na lang ang kanyang na, parang wala na ibang tao, si David na lang yata binabantayan. Alam mo, pag na-open ka sa isang church, at na-open ka sa iyong pastor, wala ka na lang yatang tinitingnan, that minsan walang ibang mukhang bibig kundi ang pastor mong kinainisan mo. Di mo alam yun, ha, na mayroong pala, may pitak pala sa puso mo, na may issue pala sa puso mo, may issue pala nangyayari sa puso mo na di mo alam. Hindi, o di kaya alam mo, pero nababaliwala mo lang kasi ang tingin mo positive. Yan yung sinasabi, ang tingin mo'y liwanag. Pero ang sabi ng Matthew 6:23, yung liwanag sa iyo ay madilim pala. Ay, napakadilim yan. Ikaw ang tatamaan yan. Kaya sinasabi ng Bible sa Luke 17 verse 3, take heed. Magbantay ka. At ang sabi ni Jesus, magpatawad ka rin naman. Utos kaya yun. Magpatawad ka rin naman. Binabantayan na ng mata mo. Minsan kahit wala nga dyan sa harap mo, nasa bahay mo, ikaw nag-iisip ng di maganda. Ay, nako, grabe ka, Jesus. Aleluya. Ay, nako, bantay-bantayan mo, kapatid. Kasi baka sa tagal mo na sa gawain ng Panginoon, di mo na napansin na ang puso mo pala nakakiling na sa ibang bagay. Bantay-bantayan mo kasi hindi to patagalan sa gawain. Hindi to bilangan ng patagalan sa gawain.
kundi paano mo talaga nilakaran yung truth na iyong narinig. Paano mo nasa buhay yan? Paano mo nalakaran yan? Ako mga kapatid, hindi yun exempted ako dyan. Pareho lang tayo. Kaya ang pinaka the best talaga kiskisan, huwag kang mag-isolate, huwag kang lumayo. Kasi dyan mo talaga masusuri ang sarili mo kung gaano ka talaga ka-matured. Kasi ang lahat ng gulo, galing yan sa immaturity. Ba't di na lang tayo nagtayo ng children's church? Na yan pala ang gusto mong trato, amu-amuhin ka all the time. Hindi na nga amo ang kailangan sa'yo. Hindi na nga himas ang kailangan sa'yo. Ang kailangan mo batakin, banatin, bunutin. Ang kailangan mo, ay nako, ay Jesus, Panginoon ko. Hallelujah, mga kapatid. Kung ikaw nakakarinig nito, maghanda ka na. Kasi kapag hindi mo yan mapagtagumpayan, yung isang tao magpapadala ang Diyos ng sampo. Ay, nako. Ay, nako. Di mo alam, di mo napapansin. 20 years na, paulit-ulit ang problema mo. Di mo napapansin yan. Alam mo bakit? Bakit paulit-ulit the same issue? Kasi hindi mo napansin na hindi mo na-overcome. Hindi mo napansin na hindi mo na-overcome. Ito, magkakapatid na ito, wala, walang magawa. Ito na naman si Saul, hari na nga siya. Eh bakit hari naman na siya? Bakit ba, ano bang problema niya? Bakit ba nagagalaiti siya kay David? Nagagalaiti. Alam mo, aywan ko sa'yo ha, di ko alam sa buhay mo ha, kanino ka nagagalaiti. Kanino ka takam na takam? Pwede ka rin ma-offend kasi meron sila, ikaw wala. Alam mo, buti, meron sila, ako wala. Samantalang ako wala. Ay, nako, galaiting-galaiti ka. Magkaroon talaga kahit sa maling paraan. Ayan, tingnan mo. Di mo alam, ha? Na ang spirit na ganyan nasa iyo. Eh sana makita mo. Kasi hanggang hindi makipakita ng Diyos sa iyo yan, di mo talaga makikita. Kasi ang Diyos talaga ang nagpapaliwanag lahat niya. Hindi mo yan makikita. Mag-isa. Kasi kapos ang tao na kapag di yan niliwanagan ng Diyos, kapos ang tao na kapag hindi tayo niliwanagan ng Panginoon, if God will not enlighten the eyes of our heart, we cannot see it by ourselves. Only we cannot see it in our own way, and that's why it takes second, mga kapatid, it takes a lot of humility. Kahapon pinag-usapan natin by choice, you need to choose, and now it takes enough of humility in ourselves, from ourselves, from inside us out, makita mo lang ang totoong hitsura ng iyong sarili. Hallelujah! Kaya nga sabi nga, in humility, receive the word of God implanted sa James 1. Receive the word of God implanted, which will be able to save your soul. It's a problem of the soul, not a problem of your spirit. Ligtas ka naman na eh. Niligtas ka na ng Panginoon. Ewan ko lang kung genuine yung kaligtasan mo ha. Tinatanong ko lang, ikaw ang magsasagot niyan. Kasi at the end of the day, ikaw at ang Diyos ang mag-uusap niyan. At sabi ng Colossians 1:12, it is the Father still the who qualified us whether you are born again or not. It is our Father, Heavenly Father, who qualified us. It's the Father who qualified us. If God would not enlighten you, if God did not
hindi tayo liwanagin ng Diyos, di po na talaga natin makikita yan. At yan pa naman ay makikita in a way na very down to earth. Pakumbaba lang ho. Kaya sabi niya, kung take heed, magbantay kayo, magpatawad din naman kayo. Alam mo, ang pagpapatawad ay isang pagpapahinuhod. Isang pagpapahinuhod yan. Kaya tingnan niyo po, sa Bible pa, tingnan niyo to ha, maging si Herod. Maalala mo ba si Herod sa Mark chapter 6, verse 17 to 19? Kasi dito, for Herod for Herod himself had sent and laid hold of John and bound him in prison for the sake of Herodias. Dahil sa ginawa ni Herodias. Anong ba ang sinasabi lagi ni John? Na ang si Brother Philip's wife, for he had married her. Pinakasalan si Herod ng asawa ng kanyang kapatid. At dahil si John, sinasabihan si Herod, it is not lawful for you to have your brother's wife. It is not lawful, hindi tama. Kaya si Herodias ay galit doon sa truth na binabanggit ni John the Baptist. Galit na galit at gusto niyang patayin si John the Baptist. Pero hindi niya magawa. Wala siyang pagkakataong magawa yon. Bakit? Ang dahilan, verse 20, for Herod feared John. Dahil si Herod, kilalang-kilala na si John ay lingkod ng Diyos. At ang kilala niya ito, na ito'y taong makatarungan, taong matuwid, at taong banal. At si John the Baptist ang nag-iingat sa kanya. He protected, kaya nga, iniingatan ni Herod si John the Baptist, kaya si Herodias, wala pong pagkakataon. Kaya nga, mga kapatid, dumating ang mga pagkakataon ng birthday. Birthday ni Herod at nagkaroon ng piyesta. Ito na, sumayaw yung anak ni Herodias, sumayaw, at nung pagsayaw sa sayaw na yon, napatuwa si Herod. Ito, sabi ni Herod, ask me whatever you want and I will give it to you. Sa Mark chapter 6, verse 22. Whatever you ask, I will give you. I will give you up to half my kingdom. Kahit kalahati na itong aking kaharian. At anong ginawa ng bata? Talagang sumayaw sa pagsayaw, pumunta sa nanay dahil nakakita siya ng matinding pabor. Ang sabi naman nung isang ng nanay, sabi mo, hingin mo ang ulo ni John the Baptist. Makikita niyo po, mga kapatid, ang tinatawag na offend. Na yung truth na yon, na bumira, na truth naman ang sinasabi niya, lawful sa harapan ng Panginoon, matuwid sa harapan ng Panginoon, at matuwid supposed to be sa harapan ng tao. Pero yung itong si Herodias, dahil offended sa truth na yon, hindi niya matagalan. Gusto niya ngayong gantihan si John the Baptist. Kaso lang protektado ni Herod. Tingnan niyo po ang kaaway kung gaano katindi na naghihintay ng pagkakataon at sa single na offended na puso, pwedeng maghari anytime. Di mo alam yung galit mo 20 years ago sa asawa mo. Isang kumpas lang ng mga pangyayari. Isang trigger ng mga pangyayari na kapag hindi ka magbantay, sinasabi ni Jesus, take heed of yourself. Guard your heart as Jesus is reminding us, guard your heart. And the only way you can guard your heart against it, una, you have to choose life. Choose God. Choose Jesus. Choose Him.
pamili ka. You have all the powerful weapon you have. The power tool that God gave you is the gift of choice. The second, to guard your spirit against, to guard your spirit against the issue of offense is no other than you need to humble yourself. It takes a lot of humility in your heart to see your own self, for you to be able to see the real picture of yourself. Without that humility, you cannot save even your own soul. Pwede bang tapalan na maraming pera yan? Issue na yan na namumuhi ka araw-araw? Mukha mo nakasimangot araw-araw tuwing makikita mo yung kinaiinisan mo? Kahit pabigyan ka ng napakagandang latest na cellphone, kahit pakumita ka ng million ngayon, tingnan mo si King Saul. Hari na siya, ha? Ba't nagkaroon siya ng ganong spirit? O tingnan mo. Di mo alam. Ngayon alam mo na. Na walang kinalaman kung anong meron ka externally. Ang may kinalaman kung anong meron ka sa spirit talaga. Ba't ka nagkaganyan? O, usap tayo. Alam mo, itong kwentuhan na to, napakaganda sa Bible to. Makita lang natin, mapamukha lang natin ang ating sarili. Makita lang natin in the perspective, the way, the view of God, ourselves through the view of God. Ano mo pag naunawaan mo yan? Yan po yung matindi dyan eh. Pag naintindihan mo yan, yan po ang matindi nating kalagayan. Kaya nga mga kapatid, paano mo na tinutugunan yan? Kasi yung grabe na yan, hatred na yan, kasi na-offend ka, nasaktan ka minsan, ang dami na o di kaya nabilang mo na ang nakasakit sa iyo, parang wala na yatang puwang pang makaahon ka. Kasi alam mo bakit? Di ka lumapit sa Panginoon na liwanagan ka. Kasi ang nagpapaliwanag ng madilim, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Ang pag nagpapaliwanag ng madilim, ang tanong, tinatanggap mo ba? Diba sabi ng Philippians 4:9? What you have received, what you have heard, what you have learned, what you have seen in me, practice. Practice these things. Mayroon pong pagpapraktisan. Eh, anong ginawa nung bata na prodigal son? Di ba pinaktis niya, babalik ako sa aking ama at sasabihin ko? Pinapraktis talaga yan. I-memorize mo pa yan. Huwag mong i-memorize yung mga pangit na ginawa ng tao sa'yo. Huwag mo rin ikumpisal kasi confession is possession. Kasi kung ano laging kinukumpisal mo, yun ka maging isang araw. Kasi Proverbs 18:21, nasa dulo ng dila mo ang buhay at kamatayan. Nasa dulo ng dila mo ang buhay at kamatayan. Kaya napakahalaga. Kaya nga, madalas na response natin. Ano ang madalas na response? Ano ang madalas na tugon natin kapag may mga ganitong pangyayari? Pag-isa, lalo na pag sinabing, oh, you brood of vipers, sabi ng Matthew chapter 12 verse 34. Ano ang madalas na respond natin? Yung sinabi ni Jesus sa mga yan, brood of vipers, mga ulupong, mga lahing ulupong, mga lahing ahas, how can you being evil speak good things? For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Verse 35, a good man out of the good treasure of his heart brings forth good things. And an evil man out of the evil treasure brings forth evil things. Kung ano yung treasure na galing, mga good treasure, good things, out of the heart, mga kapatid, talaga naman, lulutang talaga ang napakagandang treasure.
sa evil man naman, out of the evil treasure na tinitreasure mo, tinatangkilik mo ang mga masasamang mga ginawa ng tao sa iyo na ang bilang na bilang mo pa. Kaya sabi sa verse 36, I say to you that for every idle word men may speak, they will give account of it in the day of judgment. Meron pong day of judgment. For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned. Nasa salita mo talaga, nasa dulo ng dila mo. Ano ang response natin pag ganito na? Ano ang tugon natin? Ano ang nakikita natin? Pag yan ay dumating ng mga ano na yan, mga tao na ito, at alam niyo po ba, ano ang ating tugon? Alam niyo po, makikita niyo po, huwag natin pong paulit-ulitin, i-highlight, yung laging pag-uusapan, yung laging nasaktan, huwag mo yung i-highlight at ulit-ulitin. Sabi nga ng isang station, kailangan bang i-memorize yan? Huwag mong i-highlights na lang lagi. Pag-usapan, nasaktan kasi ako, nasaktan. Ulit-ulit mo pang minimemorize yan at iyo pang binanggit. Ano ang gagawin natin? Huwag mo rin laging banggitin yung pain na yan. Na yung responsibility na yan, yung ano na yan, huwag mo rin himasin yung mga hurt na yan. Bagkus talagang hayaan mo yung paraan ng Panginoon ang siyang maglinis niyan. Yung paraan ng Panginoon yung mag-ayos niyan. Kaya makikita mo, ano bang nasa likod na nakatago niyan? Tingnan natin sa Proverbs 26, verse 26. Tingnan natin, Proverbs 26 to 27. Sa Tagalog, basahin ko mga kapatid. Sabi dito sa Kawikaan 26 to 27. Dito mapapansin mo, sabi rito sa Tagalog. Ang sabi rito sa 26, sa mga Proverbs 26:26, sa mga tupa, kinukuha yaong ginagawang kasuutan, ang pambili niyong bukid ay kambing ang nagbibigay. Ang gatas ng inahing kambing ay sa ibang kailangan, pagkain ng pamilya mo, mga katulong sa bahay. Sa English ay ganito, though his hatred is covered by deceit, his wickedness will be revealed before the assembly. Whoever digs a pit will fall into it. Kung sino yung nagukay niya, ikaw rin ang mahuhulog doon. And he who rolls a stone will have it roll back on him. Ang sino mang nagpagulong ng bato na yan, siya rin ang magugulungan noon balang araw. Iba meaning sa Tagalog, no? Kawikaan. Ang layo. Kaya makikita mo, layo talaga kay ang English, napakatindi. Kaya nga, ang kanyang galit na puno ng kasinungalingan, na yung wickedness, yung kalikuan, ay maghahayag yan sa harapan ng tao. Ang mahahayag at mahahayag yan. Kaya makikita nyo, pag di natin ito nabantayan sa ating sarili, yung hidden na yan, yung nakatago na yan, young spirit na yan, na lagi mong i-justify sa iyong sarili, at naghahanap ka pa ng kakampi, naghahanap ka pa ng kasama na para maramdaman nila na okay ka, na ang totoo di naman pala okay.
Naghahanap ka ng katarungan. Pero alam mo naman talaga na sa iyong kaloob-looban, alam mo talaga na ibunga yan ng iyong pagkakaning at katusuhan. Ito yung hidden. Ito yung tinago mo. At ikaw din, naghahantay ka ng iba na ayunan ka at ugali mo na talaga yan, naghahanap ka ng mga kasama. Yan yung hidden. Tago-tago mo at kunwari, willing ka pang magsakripisyo. Hallelujah, willing ka magsakripisyo para ingatan mo yung iyong katusuhan. Ito ang sakripisyong kita mo. Kala mo, di ka magugulungan ng sarili mong ginulong mong bato. Tatamaan ka niyan. Niwala ka. Hindi po nagkabula kahit kailan ang sinabi ng Diyos. Kaya kung ako ikaw, ditong pangatlong sasabihin ko sa iyo, walang iba, kundi take heed, sabi ni Jesus sa Luke 17, take heed. At ang sabi niya, mag-ingat ka at magpatawad ka rin sa mga taong nagkasala sa iyo. At sabihin ko sa iyo ngayon, ang sinasabi niyang Diyos, magpatawad ka. Upang patawarin ka ng Ama sa langit. Kasi ang hatred, yan ang ugat sa lahat ng iyong pag-uugali. Kasi kung yun ang ugali mo, yun ang nasa loob mo. Yan ang sinasabi ng Proverbs 26. Kaya dito, kaya nga ang sarili niya, naghahanap siya, nagsundin ang sarili niya, napakamakasarili niya. Yan ang offense. Yan ang spirit behind ng offended na tao. Kaya sabi sa Proverbs 26 verse 17, ang sabi din, he who passes by and meddles in a quarrel not his own is like one who takes a dog by the ears. Malaga naman ang tindi ng Bible, ano? Yung away na yan, na namagitan ka, yung quarrel na yan, na hindi naman ano, tingnan natin sa Tagalog. Anong sabi yan sa Tagalog? Sabi dito, maaaring ang galit niya ay maitatago sa magandang paraan, ngunit nalalantad din sa mata ng taman. Taman ba to? Ng tanan. Ang gumagawa ng patibong ay sa ring mahuhuli noon. At ang nagpapagulong ng bato, ang sa ring tatamaan ito, ang tindi. Ang tindi niya. Ay, grabe. Ay, nako. Maniwala ka. Mga kapatid, ano ang gagawin natin sa isang two sides of the coin na yan? Kaya napakahalaga, mga kapatid. Paano i-deal yan, mga kapatid? Yung offended na yan, yung feeling mo offended, mga kapatid. Ang sabi ng Matthew 18:15, mga kapatid, harapin mo. Go and talk face to face. Sabi, moreover, if your brother sins against you, go and tell him. His fault between you and him alone. If he hears you, you have gained your brother. Pag nakikinig siya, napagwagian mo siya. But if he will not hear you, take with you one or two more. Maghanap ka pa ng ibang kasama mo. Hallelujah. And if he refuses to hear them, tell it to the church. Niyan, time na yan. May process talaga. Sabihin mo sa karamihan, sa assembly, if he refuses even to hear the church, let him be to like a heathen and a tax collector. At ay talaga naman, ano mo na siya, pakawalan mo na siya na ituring na di naman na ng palataya. Ang tindi ng process ng Panginoon. Go face to face at i-restore natin siya. Bring it to the Lord first. Siyempre, dadalin mo na sa Panginoon. And let the Holy Spirit help you. Kaya kailangan pakawalan mo muna ang iyong kapayapaan. Payapain mo ang iyong sarili. Payapain mo ang iyong loob. Hayaan mo ang Diyos. Kaya patawarin mo rin naman.
Kaya i-expose mo yon, mga kapatid. Kaya napakahalaga ang magpatawad at magpapala sa isang tao. Tingnan natin ang pamimili ni Joseph sa Genesis 45 verse 4 to 5. And Joseph said to his brother, please come near me. So they come near. Then he said, I am Joseph, your brother. Nagpakilala na si Joseph. Iyakan to. Whom you sold into Egypt. Nabinenta nyo sa Egypt. Pero ano sabi ni Joseph sa verse 5? Ngayon, but now, do not therefore be grieved. Huwag kayong malungkot. Huwag kayong or be angry. Or angry with yourself. Huwag nyong galitin ang iyong sarili. Huwag nyong saktan ang inyong sarili. Huwag nyong dagukan ang iyong sarili. Dahil sa inyong binenta mo ako rito. Ano sabi ni Joseph? Ganitong perspective ni Joseph. Ganitong napakaganda ang lusog ng paningin ni Joseph. For God sent me. Pinauna ako ng Diyos dito before you. Ano ang kanyang puso? To preserve life. Hallelujah. Ito po, maunawaan po natin yung preservation ng Panginoon. Bakit minsan ginagawa ito ng Diyos? Kasi mayroong pangyayari sa buhay mo na meron po talaga gustong sinupin ang Diyos sa atin. Kaya hindi po ibig sabihin nakaranas ka ng offense ay talunan ka na lagi. At yung offense na yan, yung ofensiba na yan, ay pwedeng yung katitisura na yan, yung pangyayari na yan, ay pwedeng gamitin ng Diyos na mas mataas pa at napakagandang relationship na naghihintay sa inyo, mapulfill at maligtas ang nakapaligid sa iyong mga buhay. O anong ginawa? Di ba naligtas ang pamilya ni Joseph? Di ba anong nangyari? Di ba? Anong nangyari? Naligtas sa gutom, sa Kanaan ang kanyang pamilya at dinala niya ang kanyang pamilya doon sa Egypt. At anong ginawa ni Pharaoh? Dinala sila sa napakagandang lugar na ang tawag ay Goshen. At yung Goshen na yon, nang dumating ang mga salot ng mga langaw ng mga palaka, yan lang yung lugar, isang bansa sa loob ng bansa na hindi po dumaan ng salot. At dyan nakatira ang pamilya ni Joseph. Sinong ginamit, kapatid? Si Joseph na hindi nagkimkim ng sama ng loob sa gumawa ng mga taong masama sa kanya. At bagkus, naggamit pa siya upang iligtas sa gutom ang buong bansa. Mga kapatid, maaring nakaranas ka ng kasakitan o pagkatisod. Pero kahit anong nangyaring kasakitan, di ka nagtanim ng sama ng loob. Di ka nagtanim ng di maganda. Bagkus inari mo na ang lahat ng pangyayari ay isang napakagandang pangyayari para masinop ang buong bansa. Para makilala ng marami ang Kristong nakilala mo. Hallelujah. Ganyan lang talaga ang buhay. Maaari pangit ang umpisa, pero hindi ibig sabihin pangit ang katapusan. Madalas pang ang nangyari maganda sa umpisa, pangit ang dulo. Pero karamihan, in God's point of view, maaaring pangit ang nangyayari sa umpisa, pero hindi ibig sabihin na pangit ang mangyayari sa iyo sa bandang huli. Kaya ikaw, kapatid, ako, namamanik sa puso mo. Nabantayan mo ang iyong puso. At kaya, ang offense ay isang klaseng paghahamon sa buhay mo. I-challenge ang buhay mo na hindi yan ang katapusan. Hindi rin yan ang dulo ng lubid mo. Kundi para sabihin sa iyo na ang Diyos ay tapat sa iyo. Ang Panginoong Hesus ay tapat sa iyo. Kasi meron siyang gustong gawing pagliligtas sa lahat ng mga nakapaligid sa iyo.
At kaya pinaintulot na mangyari sa iyo ang lugar ng katisuran. Gusto kong basahin ito sa isang conclusion sa 2 Peter chapter 1 verse 10. Ang sabi dito, mga kapatid, therefore brethren, be even more diligent to make your call and election sure. For if you do these things, you will never stumble. You will never stumble. Verse 11, for so an entrance will be supplied to you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Ulitin ko sa verse 10, therefore brethren, be even more diligent to make your call and election sure. Siguraduhin mo yan at lalo kang magpursige. Lalo kang magmarugdog na magpursige. Relentless effort. Ibig sabihin, relentless effort to solve your challenges. To make your call and election sure. Ang pagkatawag sa'yo ay masigurado mo. For if you do this, kung gagawin mo to, if you do these things, you will never stumble. Hallelujah. Mga kapatid, sa oras na ito, pinapanalangin ko na sa ngalan ni Jesus, hindi ka maging talunan kahit na mga pangit na nangyayari sa paligid mo. Kasi alam kong may Kristo ka. May Kristong nagahari sa buhay. At ang Kristong nagahari sa buhay mo ay isang pag-ahari na dadaling ka sa lugar ng iyong tagumpay. Oh, hallelujah! 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 Hallelujah!